Hi to all, I'm back. We're going to make baked shells, baked pasta shells. Yung baked shells kung kilioni. And then we're going to need parmesan cheese, a lot of parmesan cheese, bechamel sauce, yung kung kilia or shell macaroni, yung malalaki. Basta anything na malalaki, kahit packery or yung macaroni na pwede mong ilagyan ng filling. Ito yung basic na tomato sauce, sugal pomodoro, and this is the meat filling with the cheese, ricotta na minix natin kanina. If you like to get the recipe of this filling, there's another video, yung video ko kanina. Yung bechamel sauce ko, ito, kanina, in-off na natin to na medyo pa-liquid. So, pag na-dry siya, medyo mas thicker na siya. So, ito yung pomodoro natin, sugal pomodoro. So, to get the recipes and the procedure of these three, look for the other videos, okay? So, mag-ano na tayo, magbubuo na tayo ngayon ng bake, ano. Ito yung butter, nilagay ko sa Pyrex ko, sa pinakailalim. Tapos, lagyan natin ng konting tomato sauce para hindi lang siya dumikit. Yung tomato sauce ko, hindi ko siya masyadong yung super thick kasi kailangan ko ng ano ng konting watery kasi yung pasta ko half cook lang. Pero sa totoo lang dapat ito medyo mas ano pa siya, mas anong tawag dito, mas thicker, yung mas wala ng water. Pero ito dinagdagan ko lang, hinayaan ko lang ng konti kasi iluluto pa naman sa oven. Okay? So konting bechamel sauce. Ayan. Ayan, mix mo lang ganyan. Okay? Ganyan, okay. Tapos, ito na. Ano ko na. Ito yung, ganyan na magiging itsura niya. Okay? Yan. Ganyan ko lang ng konting laman sa loob. Hilaw yung meat. Hindi ko na siya niluto. Kasi maluluto naman siya sa ilalim. Tapos, ayun na. I-ano mo na lang. Ganyan. Okay? Tapos, actually marami siya. Kasi isa-isa. Kaya parang konti-konti lang yung laman. Hindi naman konti-konti. Kasi hindi naman siya malalim eh. Oh. Kaya parang isang ganong kutsara lang. Ayan. Tapos, iayos mo na lang siya. Parang ipipila mo. So, ito na yung ating nagawa. Kita mo. Ayan. Ganda. Ganda na ng ating, ano, shell. Okay, after, lagyan na natin siya ng maraming parmesan sa ibabaw. Oh, hindi. Parmesan pa rin. Kaya konti lang ang salt and pepper nito, ha, kasi medyo aalat. Okay, lagyan natin siya ng konting tomato sauce. Oops. Konting tomato sauce. So, lagyan na natin siya ngayon ng tomato sauce at the top. Maraming tomato sauce as in sa lahat ng parts kasi para maluto yung ating half-cooked na pasta. Ayan. Sugo pomodoro. Okay. All around. Okay. Tapos, ano, bechamel sauce. As in, maraming bechamel sauce. So, medyo magme-melt ng konti itong bechamel sauce sa oven pag nilagay natin. Kaya, kahit na thick siya, very thick, magme-melt pa rin siya ng konti. So, magli-liquid siya sa oven. Kaya, maganda kasi maluluto mabuti yung pasta. Cosa fai, mamma? Sto facendo cosa? Al forno. E con chi è al forno? Capito? A little bit sa ibabaw para hindi siya masunog. So, ito na. Toppings niya. A lot of cheese. Ito na. Ready na for baking yan.
Dalawa. Yung isa kasi, pwede ko siyang i-reserve, i-preserve sa freezer para meron na akong isang ready kung gusto ko. Ito naman, lulutuin ko ngayon. Yan, for lunch. So, this is the finished baked kunkilione. Ito na siya. So, naluto na siya sa loob. So, kukuha na tayo ng konti. Nagyan na natin sa plate. So, naluto yung meat sa loob kahit na hilaw natin nilagay yung meat na may cheese. So, very, very cheesy siya. Okay? Sagyanan lang natin siya ng isang basil sa top. Okay? Yan na.